Guys, hello mga kapatid. God bless. Good morning. Thank you Lord sa araw na ito. Ayan. Kamusta kayo guys? Okay lang kayo dyan? Gising na ba kayo? Thank you Lord sa bawat araw ay pagmulat ng ating mata. Ay nakita na natin agad ang liwanag ni Yahweh. Amen. Thank you Jesus. Ang verse of the day natin guys ay dito tayo sa bilang. Nasa paglalakbay na naman tayo ni Moises. Ayun, bilang chapter 11 verse 1 and 2. Dahil sa hirap na diranas ng nagreklamo ang mga Israelita dahil dito nagalit si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Ayan guys, malinaw, hindi talaga nakakalukod sa Lord yung nagreklamo tayo. Ayan o, di ba nga, kunyari hinihingi may blessing, di manalangin ka ng may pagpasalamat o. Ay kung reklamo ka ng reklamo o, nakalagay dito, nagalit daw si Yahweh kasi wala naman tayong patago. Ano guys, yun bang kunyari tinawag mo yung pusa o, di ba dapat sabi meow meow, sabihin mo kayo on. Tapos pag tinawag mo yung aso, sabihin mo rrrr. Ay, ayun yung aso. Ayun guys, kasi pag tinawag mo ang blessing, dapat nagpe-pray. Pero pag nagreklamo, di simpre nang tinawag mo nun ay magagalit si Yahweh. Pero pag nanalangin ka naman yung pagpasalamat, kasi wala naman tayong patago sa Panginoon, malulugod si Yahweh at ibigay niya yung ating mga nihiling. Pero pag nagreklamo, nagagalit siya. Diba? Pinaulanan daw ng apoy yung bahagi ng kampo. Praise God. Kaya hindi talaga nakakalukod sa Panginoon yung pagreklamo, guys. Kailangan manalangin na may pagpasalamat. Sabi nga doon sa Pilipos 4:6. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayun, guys. Pinulanan sila ng apoy. Oh, ayun, minsan, di ba tayo reklamo na reklamo? Yung mga nireklamo natin, ayun, nagkakatotoo kahit hindi patotoo. O samantalang kung nagbilang ka ng blessing, abay, mausisam ako, nagbilang ako ng bigas, guys. Nilista ako doon. Aba, ay nadagdagan ng Lord. Hallelujah. Kailangan pang tinawag mo blessing, prayer, at pasalamat. Pero pag nagreklamo ka, ay nako. Hindi blessing ang tinatawag mo doon, kundi curse. Pag tinawag natin pusa, pusa ang tawagin natin. Pag aso, aso. Ayun doon. Kaya nagmakaawa kay Moses ang mga Israelita at agad naman siyang dumulog kay Yahweh. Dininig naman siya at namatay ang apoy. O isipin mo yun guys. Si Moses lang kasi pinapakinggan ng Panginoon. Sa panahong ito, laging nakatingin ang Panginoon sa ginawa ni Jesus, ang Panginoong Yahweh. Diba? Ang Panginoon na nga ang tagapagmagitan natin. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Diba sabi na doon sa John 17 verse 20. Hindi lang daw tayo na nagpapahayag ang pinapanalangin niya, pati daw ang nanalig sa kanya at nakikinig dahil sa ating pahayag. Pinapanalangin ng Panginoon. Laging ang Panginoong Jesus ang tinitingnan ng Panginoong Yahweh. Hallelujah. Thank you Lord. Pero noon si Moises ang pinapakinggan niya. Siyang dumulog kay Yahweh, dininig naman siya at namatay ang apoy. Hallelujah. Naalala niyo guys. Pag nagreklamo, pinapulanan ng apoy. Salamat na lang at napakinggan na si Moises. Salamat pinapakinggan ngayon ang Panginoong Jesus. Praise God. Ano pala ng apoy? Diba doon sa bilang 21, nagpaulan siya ng ahas. Yung reklamo, hindi yan nakakalukod sa pao. Nagagalit siya. Pag nagreklamo tayo, sumpa ang ating aanihin. Malinaw po ba mga kapatid? May paalala to sa ating lahat. Ayun, hindi namatay na yung apoy guys. Dahil sa panalangin ni Moises, pinakinggan naman siya ni Yahweh. Nagreklamo naman. Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik sa dati nilang pangkain. Ayan. Mga lamunista pala ang mga ari. Alright. Nagreklamo na naman sila, ang sabi nila ay kailan pa ba tayo makakatikim ng karne. Ayan. Pinalaya sila paging alipin sa Ehipto. Kakain nga sila ng karne doon, ay alipin naman sila. Tingnan mo. Buti baga naman sana guys kung si Moises ay pangal ng karne, pare-pareho naman sila. Hallelujah. Ayaw baga manampalataya at manalig sa Panginoon at gustong sisihin pa kung sino-sino, pare-pareho naman sila kain ng karne. Yung mga kinakain daw nila doon, ala, sinabi ng sinabi, nagreklamo kay Moses, pare-pareho naman silang din kakain yung kinakain na doon. Kasi naglalakbay nga sila sa ilang guys. Ayun, naglalakbay tayo sa ilang ng buhay na ito, lalo na may pandemic, ay talaga namang ilang na ilang. Pero tayo'y nanalangin na humiling tayo na ng pagpapala dito sa channel na ito para mabusog tayo spiritually, emotionally. Tumatag tayo, kaya ayan. Nakapag-share pa tayo, guys. Hindi lang ng pagkain ng food for the soul, pati ng food for the body. Basta manalangin ka ng may pagpasalamat. Hindi reklamo. Ano, guys? Malinaw po ba, mga kapatid? Ayun, guys. Ang ating sunod na verse. Ay, nagreklamo na naman sila uli kasi namatay na yung apoy dahil sa panalangin ni
Moises. Diba? Sipin, pag ikaw ay maging leader ng mga ganyan, eh, talaga namang magkakaugat ka. Magmukha kang ugat. Ano guys? Ayun guys, nung napatay na namatay yung apoy, das panalangin mo, Moises. Ano, reklamo na naman sila uli. Yung mga dayuhan naksama nila. Sabi doon sa verse 4. Ayan. Bilang 11 to guys. Tapos, verse 10 hanggang 15, sabi ni Moises dito guys. Narinig ni Moises ang reklamo ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Ayun. May tolda sila guys. Itong bahay namin, biblical guys. May tolda para yung tulo, masahod ng tolda. Ang saya. Ayun. Nasa Biblia pa rin ano guys. Nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labi si Yahweh kaya't nanlumo si Moises. Oo, nagalit na nga doon sa 1 in 2. Buti na lang nanalangin si Moises. Kaya pinakinggan naman. So, abay, nagreklamo na naman doon sa verse 4. Ayun, nagalit na naman talaga si Yahweh. Pati si Moises, nagalit na rin. Ano guys? Isipin mo yun. Salamat lang at medyo maluwag-luwag ng ating paglilingkod niyan. Wala tayong ganirin. Ano, minsan lang din, mga magulang, mga anak nila ay mga babait. Kaya, sakripisyo din. Pero, ang Diyos naman ay mabuti. Amen. Ayun, verse 10 hanggang 15, guys. Sabi, itinanong ni Moises kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Anong ikinagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganito kabigat na pasani? Sabi ni Moises, oo nga naman, guys. Ano? Buti na lang ang Panginoon ay mahabagin. Ayun. Nagalit siya rin si Moises, tapos si Yahweh. Nagagalit kasi siya, guys, kung nagreklamo. Kasi wala naman tayong patago. Hallelujah. Siya nga, nagpasaan ng krus. Hindi mo lang siya nagreklamo, kasi masunurin siya. Si Jesus, amen. Tayong wala naman tayong pasaan ng krus, lagi pa nga tayong busog. Tapos lagi pa nga tayong nakadamhit. Siya nga, Praise God. Ayun, guys. Ako ba ang nagsilang sa kanila? Alagaan ko ba sila tulad ng pag-alaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang makarating kami sa lupaing ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Ayaw nila akong tigilan sa kahingi ng karne. Oo nga naman. Buti ba kung may karne na kinakain si Moises? Pare-pareho naman sila. Ano guys? Pero ngayon sagana tayo sa karne. Sa lahat ng kailangan natin. Amen. Bawal ang karne pag walang pambili. Pag mayroon ay di saka. Ayun guys, ayaw daw siya tigilan kahingi ng karne. Ayun. Hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Napakabigat ng pasaning ito para sa akin. Sabi ng Panginoon ni Moses sa Panginoon. Hallelujah. Oo nga naman guys. Praise God. Thank you Lord sa mga salitang ito. Kung ganito rin lang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa daw ay mamatay na siya. Ngayon din, sabi niya. Kaysa maghirap ng matagal. Oo nga naman, guys. Naunawaan ba natin si Moises? Minsan yung atin, yung mga sarili. Tapos may anak ka na, ang tigas ng ulo. Sabihin na huwag nga doon eh. Siya pa rin nasusunod. Ngayon talaga naman, parang hilingin mo nga naman. Ano, guys? Yung bang sobrang sakit na ikaw ang nagpalaki at ikaw ang nagpakain bago eh, ikaw pa ang sinusuwag. Ayun din yun, guys. Diba? Naranasan din naman natin yung ano ni Moises. Hallelujah. Ayun guys. Buti pa daw umuwi na lang siya. Usipin mo nga namahingi ng hinang karne. Pare-pareho na mas lang walang kinakain karne. Talagang mahiling nga naman kapagka kung kayo guys. Sabihin mo nga rin na umuwi na nga lang ano guys. Pero dahil ang Diyos ay napakabuti. Ayun. Sabi niya. Sinabi na dito kay Moses. Lalakdawan natin iba yung masyadong mahaba. Sabi niya dito. Bibigyan na daw niya ng karne, sabi dito sa 19 hanggang 23. Sabi, hindi lamang para sa isa, dalawa o limang sampung, dalawampung araw ang ibigay ko sa kanila, kundi para sa isang buong buwan. Laging ito ang kakainin nila hanggang sa magsawa sila at magkandasuka. Ano guys, buong sarado tayo, ano? Sipin mo yun, nagalit nga naman pang hindi talaga nakakaluod ka, diba, kahit sa atin yung anak mo ay pakainim, naglamo hindi pa nga nagtatrabaho, ano guys, ayan pinasualan sila ng Panginoon hanggang doon sila magkandasuka, aray thank you Lord, nakaya din mas Panginoon minsan, ano maisip natin, na masahol pa nga tayo dito minsan eh reklamo tayo ng reklamo, ano guys. Thank you Lord sa mga salitang ito. Hallelujah. Ito daw ang kakainin nila hanggang sa sila ay maganda suka. Kasi reklamo tayo ng reklamo. Bigyan nga sila nung
karne. Hallelujah. Hanggang sa sila'y magsawa at sila'y magkandasuka sa pagkain nito, sapagkat itinakwil nila ako at sinabi pa nilang mabuti pang hindi na sila umalis sa Ehipto. O diba? Galit tuloy ang Panginoon. Suwal. Sige. Hanggang magkandasuka. Magkandalungad sila, guys. Ayun. Salamat sa Panginoon sa mga salitang ito na maisip. Sorry po, Lord. Minsan nagreklamo tayo, ano, guys. Hindi sila ang pinag-usapan dito, guys, tayo, kasi tapos na sila. Amen. Thank you, Lord. Ayun daw, kainin lang, guys, sila yung maganda suka. Ayun, di ba, guys? Hindi talaga nakakalugod sa Panginoon kahit sa atin yung binibigyan mo na. Ano lang, yun lang kaya mo ibigyan sa reklamo pa, ano, guys? Sumagot si Moises, lahat-lahat ng kasama ko, pati dito si Moises naman, kasi nagkipagkatwiranan lang. So, hindi naman siya nagreklamo, guys. Kasi ang Panginoon naman ay mabuti, pwede ka magpagkatwiranan sa kanya. Diba sabi sa Isaiah chapter 1 verse 18? Ayan, wala naman, hindi mo kasalanan, lahat nga ang kasalanan. Pwede ka makipagkatwiranan. Pero iba, minsan lingko ng Diyos, guys. Ano? Hindi ka pwede makatwiran o makipagkatwiranan. Kailangan na maging sunod-sunuran. Diba? Si Jesus nga. Ang Panginoong Yahweh nga. Pwede ka makatwiran. At nagbigay pa siya ng freedom o Diyos kung anong piliin mo. Ayun, guys. Sila umalis doon sa Ehipto. Sumagot si Moses, verse 21. Lahat-lahat ng kasama ko ay 600,000, hindi 6,000, guys, 600,000. At sinasabi mong bibigyan mo sila ng karne para sa isang buong buwan. O 600,000, guys, mga lalaki lang yun. E paano yung mga babae at mga bata? Kahit napapatayin ang lahat naming hayop o mahuli ang lahat ng isda sa dagat, ay hindi sasapat sa ganito karaming tao. Hallelujah. Ayun, guys, bilis na bilis ako sa karagatan. Isipin mo yun. Buong daigdig. Araw-araw may nanghuhuli ng isda, hindi nauubos. Hallelujah, di ba? Sabi ni Moses, kahit daw mahuli ang lahat ng isda. Hindi naman nahuli lahat, guys. Laging mayroon, naglalagay ang Lord ng isda sa karagatan para may makain yung kanyang manilalang. Praise God na makawangis niya. Thank you, Lord. Ayun. Ay, naalala ko na naman sila, Kuya Jigs, nang huli ng isda. Talagang parang kulambo lang yata yung dala nila. Ang galing, guys. Ano? Praise the Lord. Napakasagana ng biyaya. Isipin, manghuli ka ng isda. Hindi mo na dadayuhin doon sa gitna. Silang lumadayo sa tabi. O, di ba? Sabi ko nga sa mga anak ko, ulit-ulit, nung gusto nila mag-abroad. Sabi ko, huwag niyo dayuhin doon sa ibang bansa yung dollar, hayaan mo yung dollar ang dumayo din sa atin. Praise God. Thank you, Lord. Ayun, pati isda doon sa kanila. Hindi mo na kailangan dayuhin sa gitna ng dagat. Yung mga isda ang dumayo sa tabi o ninahuli nila. Ang sarap nun. Paksiw. Thank you, Lord. Nakakatuwa ang Panginoon. Amen. Ayun, kahit hulihin daw lahat ang isda sa dagat sa ganun karaming tao. Isipin yun, guys, gaano ka buti ang Lord, yung mga nilikha niya. Buong daigdig, araw, gabi, may nanghuli ng isda, pero hinding-hindi nauubos. Hallelujah. Minsan lang, mayroon talagang sapat at higit kasi yung mga nabiyaya ng Lord. Minsan lang kinukulang kasi maraming sakim at mahilig mga mukam. Pero kung lahat ng tao ay mapagbigay, tulad ng Panginoon, God is giving, God is love, walang maghihirap. So, ang iyaman nating lahat. Hallelujah. Kung lahat ng tao ay hangad ay makatulong sa kapwa at makapagbigay, huwag sakim at ganid at mga ngamkam pa, mangnanakaw, ay sana'y masaganang masagana tayo. Napakayaman ng biyaya na nilikha ng Lord, guys. Ito na lang sa karagatan na sinasabi dito ng Moses. Eh. Kahit daw hulihin lahat, isipin mo yun. Buong daigdig ay huli ng isda, hindi lang sa araw, pati sa gabi, hindi nauubos. May nahuhuli at nahuhuli pa rin sa buong isang taon hanggang sa tayo ay buhay pa sa daigdig. Ito may isda tayong nahuhuli. Isipin mo yun. Thank you, Lord. Ayun, guys. Napakabuti ng Lord. Nakakabless itong ating mga pinag-aralan. Hindi tayo makapaniwala. Isipin mo tayo, diba? Ay, kami pala, guys. Dating mahampas lupa, tinawag na ptigutom ng pitbahay. Ay ngayon ay nakapagbigay pa tayo isang malaking kayamanan na yung nabawasan yung mga hinahangad at mga pangailangan mo at nakapagbigay ka pa, umayaman ka. Yun yung tunay na kayamanan. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. 23 bilang 11 pa rin. Sinabi ni Yahweh, Moses, siyempre umiiko si Yahweh nagsasalita. Sabi ni Yahweh kay Moses, mayroon ba akong hindi kayang gawin? Ngayon din, ipakita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Hallelujah. Ayun, guys, talagang sabi ng Panginoon, ngayon din. O, diba? Naranasan na ba natin, guys? Ipin mo. Mula sa wala, nagkaroon ka ng biyaya galing sa Panginoon na binuksan yung durungawan sa langit at binuhos na sa atin.
ay nakapagbigay pa tayo. Thank you, Lord. Ay kung tayo hindi nananalig at umasas pa noon, di siyempre itabi na lang natin yun para sa ating sarili dahil mahirap ang buhay ngayon. Pero dahil nananalig tayo, nadadaloy ang blessing ng Panginoon. Di ba? Sino man daw na si Yahweh buong pusong susundin, buhay niyo unlad at pagpalain. Sabi doon sa Awit 128 verse 4, sunod tayo kay Yahweh, naging mapagbigay tayo. Punla rin naman daw tayo at pagpalain. Lahat ng itong ginagawa natin, guys, ay pagpapala. Amen. Wag na wag tayong magreklamo, guys. Ayan, nagagalit si Yahweh. Pag nagreklamo ka, curse ang tinatawag niyo. Kailangan mapagpanalangin ka at magpasalamat. Kasi mapagpasalamat, wala pa, ipagpasalamat mo na. Kasi tutuparin yun ang Panginoon. Reklamo ka ng reklamo. Naku, yung reklamo mo, yun ang ginagawa niyo. Kaya kapiliin natin ang buhay at ang blessing, tayo ay manalangin ng may pagpasalamat, humingi ng may pagpasalamat, kasi wala naman tayong patago. Kasi pagreklamo, guys, curse, sumpa ang tinatawag natin. Kaya ayun, guys, sinong kausap ng Panginoon? Siyempre tayong lahat. Amen. Thank you, Lord. O, dahil kapasalamat natin sa panalangin, ayun, binigay niya. Praise the Lord. Ayun, nakapagbigay na tuloy tayo ng mga pagkain, ng katawan. Kaya salamat sa Panginoon una sa lahat at sa ating lahat, sa inyo lahat, guys. Thank you, Lord. Ayun, wala rin posible sa kanya. Pinakita na kay Moses at pinapakita sa atin hanggang sa panahong ito, guys. Hallelujah. At Jeremiah 32 verse 27, guys. Hallelujah. Lahat ng mga imposible, may walang imposible found. Siyempre sa mga mabubuting gawa. Siyempre tayo naman na, minsan puro kasamaan ang ginagawa. Ayun, imposible. Nagagawa din ng mga taong humuhang. Yung magreklamo, isang malaking sumpa. Oh. Ayun, Jeremiah 32 verse 27. Ako si Yahweh ang Diyos ng lahat ng tao. Amen. Hindi lahat, hindi Diyos ng reklamo, kundi lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Ayun, o diba? Wala daw bagay na mahirap para sa kanya. Amen. Thank you, Lord. Tunay naman, guys. Tapos, Zacharias 8 verse 6, sabi, akalain ng mga naiwan sa lupain. Ayun, minsan, diba? Aping-api tayo. Akalain nila, kaya lang tayo apihin. Oh. Akalain ng mga naiwan sa lupain na mahirap itong mangyari, ngunit para kay Yahweh ay walang imposible. Amen. O, di ba, guys? Malinaw. Kaya, purihin si Yahweh. Thank you, Lord. Ayun. Lucas 1:37, guys. Ayun pa rin yun. Ayun pa rin yung sinasabi, guys. Walang imposible sa Panginoon. Lahat ay kaya niyang gawin para sa ikabubuti ng lahat at nating lahat. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ang Panginoong Diyos. Amen. Thank you, Lord. Ayun, guys. Ayun pa rin yung sinasabi niya doon sa Matthew 19 verse 26 at Marcos 10:27. Amen. Walang imposible sa kanya. Basta manalangin lang tayo ng may pagpasalamat, sabi doon sa Filipos 4:6. Pero yung reklamo, guys, hindi pagpapala ang anihin natin, sumpa. Kaya malinaw po ba, mga kapatid? Maging mula sa araw na ito, guys, maging mapanalanginin tayo, humingi ng may pagpasalamat. Huwag tayong magreklamo kasi wala tayong patago. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Doon na tayo babalik, guys. Malinaw po ba, mga kapatid? Kailangan ay huwag tayong tumanggap ng sumpa, kundi laging pagpapala. Isipin mo, malaking sumpa pala yung nagre-reklamo. Thank you, Lord. Sa mga salitang ito, balik na tayo doon, guys, sa ating pinagsimulan. Praise God. Hallelujah. Ayun, kailangan natin, guys, maging mapagpasalamat. Huwag tayo reklamo na reklamo. Kasi nga, ayan, yung umuulan na salot na yan, umuulan din, guys, pagka natamaan ng COVID na yan, ang tigas ng ulo. Sabi mo, huwag lumabas pa rin. Reklamo na reklamo. Yung lumabas pa rin, ayan nga, naulanan nga naman. Ayan, naging abo. Diba, guys? Malinaw. Sabi dito sa ating pinagsimulan, bilang 11 verse 1 and 2, kaya imbis na magreklamo, sumunod na lang tayo para huwag mula na ng apoy at maging abo. Ayan. Dahil sa hirap ng dinaranas ng nagreklamo ang mga Israelita, dahil dito nagalit si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Hallelujah. Yung iba naman nga nagreklamo, tainip lo sa bahay. Diba? Kaya pag malik, nag-positive, imbis sa Panginoon lang positive, ay nag-positive sa COVID. Ayan. Naging naabot tuloy, guys. Kaya sumunod na lang kung magreklamo para naman sa kabutihan nating lahat. Amen. Malinaw po ba, mga kapatid? Kapag tayo naging masunurin, malulugod si Yahweh, pero pag nagreklamo, nagagalit siya. Amen. Guys, ini-amen na natin. Abay, tama naman. Kasi kahit rebukin mo yan, pagka yung gawain natin ay salungat,
sumpa pa rin ang anihin nila. Hallelujah. Kaya nagmakaawa kay Moses ang mga Israelita. Ayun, naglamo sila. Moses ang magpinggan. Nagmakaawa naman sila. Oh. Agad naman niyang siyang dumulog kay Yahweh, si Moses, dininig naman siya at namatay ang apoy. Oh, malinaw po ba magpatid? Ayun, may apoy ulit ito. Pwedeng ayun pa rin yung ano. Ayun guys, kailangan natin makasunod sa Panginoon para huwag tayong ulanan ng apoy. Yung makalat na sakit na salot niya, nakakaabo. Kaya ingat-ingat, imbes na magreklamo pag sinabi ng gobyerno na huwag lumabas ng bahay, social distancing, o pag mayaman naman, social eh. Para huwag magalit si Yahweh at huwag maulanan ng apoy. Amen. Thank you, Lord. Ayun guys, doon na tayong tapos. Tapos na pala tayo. Ayan, malinaw mga kapatid. May paalala sa atin ito at lang natin sundin para huwag mula na ng apoy. Thank you, Lord. Kaya salamat naman sa blood covering doon sa mga tao na kailangan nilang lumabas kahit hindi dapat. Kasi nga yun ang hanap buhay nila. Paano silang buhay? Kung hindi sila maghanap buhay. Hallelujah. Thank you, Lord, sa mga salitang ito. May natutunan tayo. Kaya purihin ang Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Ayun, guys. Dato na tayo nagtatapos. Salamat sa inyong pakikinig. Na may tutunan tayo dito. At anong gagawin natin, guys? Maging mapagpasalamat at wag magreklamo. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen.